Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And dito sa video na ito, tatanong si Amer Bates. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation sa pangalan niya. Hindi ko alam kung tunay niya ba itong pangalan. So let's just call him Amer. Diba? So, ang tanong niya, Hi Sir Carl, noong una kong pagsali sa MLM business, sobrang gigil na gigil ako sa pag-i-invite. Yung tipong kaya kong humarap at mag-explain sa kahit sinong tao dahil sa excitement level ko. Nakakahiya man sabihin, on-off kasi ako sa pag-network. I mean, patay's hindi. Walang mentor na nag-guide sa akin, kaya walang malaking resulta. Gustong-gusto ko magka-resulta sa MLM business ko. Paano ko ba maibabalik ang pag-gigigil ko sa pag-network? Maraming salamat po. Now, this is a very good question. Great question from Amer. So, maraming salamat sa pagtatanong mo, Amer. And, nangyayari to sa lahat, even ako. Okay, nangyayari naman to sa lahat eh. Ewan ko lang siguro sa mga talagang multi-millionaire superstars na. Diba? Pero, since tao tayo, nangyayari to eh. Nangyayari to, especially kapag ka nandun tayo sa moment ng buhay natin na sunod-sunod yung failures, sunod-sunod yung rejection, nagsasabay-sabay yung problema. Alam mo yun, parang hirap talaga na magigil ka sa network kapag kaganon yung nangyayari. Yung tipo na isang araw, Power! Payaman! Payaman tayo, bro! Payaman! Power! The next day. Ay, eto na naman tayo. Another day. Mimigay na naman ako ng flyer sa kalsada. Wala na naman papansin sa akin. Kukunin yung flyers ko, tapos itatapon. Tapos pupulutin ko, tapos ibibigay ko ulit. Nagpo-post na naman ako sa Facebook ng part-time ko, no? Pero networking pala. Mas makakakuha na naman ako ng mga basher. Diba? Kung ako lang ay kumikita sa bawat basher, siguro millionaire na ako. That's completely normal. Nangyayari yan. Okay, nakaka-burnout rin talaga kapag kaganan. Especially kapag ka, ayun nga, gaya na nabanggit ko, sunod-sunod yung nagiging problem. Ganyan. So, ano ba yung mga reasons kung bakit tayo nababurnout sa business? Kung bakit nawawala yung gigil natin? Importante, syempre, na alam natin yung reason para alam natin kung paano natin siya ipe-prevent or paano natin siya iiwasan. Sabi nga, prevention is better than cure, di ba? So, sa video na ito, meron akong limang reason kung bakit tayo nababurnout. So, number one reason is inconsistency. So, ano ibig sabihin nun? Yun nga sinabi ni Amer na patay, sindi. Diba, sabi nga nung upline ko before, hindi ko makalimutan kasi yun lang yung naalala kong magandang sinabi niya. Okay, isa sa mga uplines ko dati na tropa ko. So sabi niya, walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Actually, narinig lang rin niya yun sa ibang uplines namin. Pero yun talaga tumatak sa isip ko. Sabi niya, walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Tama nga naman. Diba? Try mo. O ikaw, try mo. Magsalang ka, diba, ng, sa takore na mainit na tubig. Buhayin mo, max, yung stove. Tapos after ilang seconds, patayin mo ulit. Tapos after ilang seconds, buhayin mo ulit. 3 days later. Tapos after ilang seconds, patayin mo ulit. Tapos after ilang seconds, buhayin mo ulit. 1 eternity later. Tapos after ilang seconds, patayin mo ulit. Di ba parang tanga lang? Hindi kukulo yun. Pero ito yung malupit. Kahit nabuhayin mo siya sa pinakamahinang level, pero huwag mo siya papatayin, kukulo yun. Diba? Hindi mo naman kailangan maging doctoral degree para malaman yun. Logic yun. Kahit elementary, alam yan eh. Kahit mahinang-mahina lang, yung pinakang mahinang level ng apoy, basta hindi mo siya pinapatay, kukulo yan. Hindi katulad nung pag binuhay mo ng max, sobrang lakas, diba? Tapos papatayin mo. Tapos bubuhayin mo ulit ng max, sobrang lakas ulit, papatayin mo na naman. Hindi siya kukulo. Kahit maghapon ka nagagano'n, mukha kang tanga doon, diba, sinasayang mo yung oras mo, sinasayang mo yung pagod mo, hindi siya kukulo. Pero kahit mahinang-mahinang-mahina lang yung apoy, basta tuloy-tuloy, kukulo at kukulo yun. So, inconsistency, yun yung reason kung bakit tayo nawawala ng momentum. Kasi, sabi nga eh, kapag ka nandiyan ka na sa momentum, dapat mas lalo ka pang humataw. Yung iba kasi kapag nasa momentum, nakakampante. Diba, nasa momentum, ang daming pay-in, ang daming product sales, diba? Ah, chichilax muna ako. Dami naman pera eh, di ba? Tagal pa yan maubos. Tapos kapag naubos na, tsaka magpapanik, di ba? Tsaka madadown, mabuburnout. Parang tanga lang, di ba? Kaya magalala, isa rin ako sa mga parang tanga lang dati. Di ba? So, ganun yung nangyari. Kapag hindi tayo consistent, nawawala talaga yung gigil eh. Diba? Pagpatay-sindi tayo, tapos ganun. Wala mangyari, hindi nga kukulo yung tubig pag patay sindi yung apoy. Number two reason kung bakit nabuburnout ang isang network marketer is walang effective strategy. Walang step-by-step,
effective, specific, ethical strategy. SESES! And wala rin effective na mentor. Okay, so yun yung reason kung bakit tayo nababurning. Kasi hataw tayo ng hataw, hindi natin alam, mali yung hataw natin. Kumbaga sabi nga ni Michael Jordan, kapag ka nag-practice Tagalogin ko na lang kasi hindi ko memorize yung English na version niya, sabi niya, kapag ka nag-practice ka daw, hindi porket practice ka ng practice, 8 hours a day, di ba? 12 hours a day, eh magiging magaling ka na. Kasi kung yung pinapractice mo mali, gumagaling ka sa pagiging mali. So, alam mo yun, kumbaga, nag-shooting ka, mali yung technique mo, mali yung strategy mo, kahit 12 hours ka pang nag-shooting, kung mali yung technique mo, yung strategy mo, gumagaling ka sa pagiging mali. Di ba? Master of being wrong, no? Pangit, di ba? Ang pangit pakinggan. So, ganun yun. Kahit anong hataw natin, kahit anong hard work natin, di ba? Kahit anong power payaman natin every single day, kung mali naman yung ginagawa natin, kumbaga, para tayong naglagay ng hagdan sa maling bintana. Akyat tayo na akyat, pagdating natin, maling bintana pala. Ganun yung nangyayari kapag wala kang specific, ethical, step-by-step, effective strategies. SESES! Number 3, hindi pa kasi malalim ang reason why mo. What? What the f- No, hindi ako nagbibiro. Totoo yun. Kapag hindi malalim yung reason why mo, talagang mag-burn out ka. Kasi parang, halimbawa, kung ang reason mo lang kaya ka nag-join sa business mo, gusto mo lang kumita. Nakikita mo lang sila, ang saya-saya nila, di ba? Nag-agi sila ng pera, nagpapaypay sila ng cheque, di ba? Bumibili sila ng mga sports car everyday, di ba? Bumibili sila ng mga gadgets na mga ganda, mga mamahalin, di ba? So, nakita mo lang, gusto mo lang ng ganon. Hindi malalim na reason why yun. Di ba? Kasi kahit na makuha mo yun, walang sense. Alam mo yun, masyado kong mapalad para ma-realize ko yun early before pa mangyari sa akin na nabibili ko yung mga bagay na gusto ko yun. Unti-unti ko nabibili yung mga bagay na gusto ko. Nagiging masaya lang ako pinakamatagal na 3 days. Alam mo, bumili ako ng bagong smartphone. Masaya ako. Actually, itong smartphone ko na ginagamit right now, nabili ko siya, isang araw lang ako naging masaya, wala na. Di ba? Wala na. Wala nang excitement sa akin na nabili ko na. Lalaspagin ko na lang. Di ba? Kung magagamitin ko na lang. So, kapag ganun lang, hindi malalim na reason why yun eh. Di ba? Kapag material na bagay lang, hindi siya malalim na reason why. Pero kung ginagawa mo siya para sa family mo, everyday mo nakikita yung family mo, naghihirap, di ba? Malalim na reason why yun. Sa mga OFW, gusto na makauwi, lumalaki yung mga anak na hindi nakakasama, malalim na reason why yun. Kaya, nabuburnout, wala kang malalim na reason why. Hindi mo alam kung bakit mo talaga ginagawa yung business in the first place. So, kapag nag-fail ka, na-reject ka ng paulit-ulit, ay, bye-bye, ayoko na, no thanks, ayoko na ng ganyan. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Number 4, walang proper activity management. Ito yung nagiging problem madalas sa mga part-timers. Tapos, ang nagiging reason nila, kaya hindi sila daw makahataw kasi busy daw sila. Actually, meron akong ginawang video regarding dito. So, ang title nun is, anong gagawin yata kung palagi kang busy? So, hanapin nyo na lang dito sa YouTube channel ko yung video na yun. And siguro, ilagay ko na lang rin yung link sa ilalim nitong video na to sa description. So, para mapanood mo later on. So, yun yung nagiging problem nila. Yun yung nagiging dahilan nila na, apply naman. Stress na ako sa trabaho. Maghapon na ako nagtatrabaho. Pagod na ako. Tapos, sumpang humataw ako. Hindi ka ba naaawa sa akin, apply? 1 hour later. Ayan na. Flashbang! Bro, flashbang! Ang tanga naman ito! Ay, naku! Bro, ang tanga! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, alam mo yun, busy daw. Tapos, kung ano-anong kalokohan yung ginagawa sa buhay, di ba? Walang kakwenta-kwentang bagay. So, alam mo yun, kapag wala kang proper activity management, mababurnout ka talaga. So, anong ibig sabihin nun? Hindi mo ginagawa yung mga dapat mong gawin sa available time na meron ka. Which is yun, prospecting. Madalas, ganun lang naman eh. Prospecting, makipag-usap ka sa mga prospects, closing, follow-up. Kung yung mga profit-producing activity, hindi mo ginagawa, mababurnout ka talaga. Binurnout mo yung sarili mo. Ikaw yung may kasalanan. Ikalima, and isa to sa pinakang malala, na sakit ng mga nababurnout na networkers. Mali yung palaging kasama. Gunggong! Mali yung palaging kasama. Ang palaging kasama nila yung mga negative sa buhay. Ang palaging kasama nila yung mga happy-go-lucky lang. Di ba? Walang patutunguhan sa buhay. Walang plano sa buhay nila. Ang palaging nilang kasama is yung mga tamad.
Ang palagi nilang kasama is yung puro kalokohan yung ginagawa. Ang palagi nilang kasama is yung palaging galit sa mundo. Di ba? Mababurnout kasi kahit naman ako sumama ako sa palagi sa mga ganung tao, mababurnout din ako eh. Yung feeling pa lang na yung feeling pa lang nakasama ko sila eh. Di ba yung negative na tao, alam mo yung feeling kapag kasama mo yung negative na tao, wala pa siyang ginagawa, alam mo ramdam mo na negative siya. Itsura pa lang niya negative na. Di ba? Kapag mali yung mga tao sinasamahan mo, talagang mababurnout ka and kasalanan mo 'yun. Di ba pinili mo na sumama sa kanila eh. Diba kapag sabi nga dito sa success, marami tayong mga bagay na kailangan ni sacrifice para ma-achieve natin yung gusto natin. Kumbaga sabi nga, bago tayo mag-business, madami tayong hawak eh. Diba? Mga walang kwentang barkada, diba? Mga walang kwentang bisyo, mga walang kwentang gawain, mga time wasters, mga walang kwentang bagay. Bit-bit-bit-bit natin yung mga bagay na yun eh. Pero tapos may nakita tayong ginto sa ibaba. Diba? May nakita tayong ginto sa ibaba, yun yung simbolo ng success na gusto natin. Hindi natin makukuha yun kung bibit-bit ka. Bibitawan mo muna yan para makuha mo yun. So parang ganun rin, marami tayong bagay na kailangan na sacrifice pagdating dito. Isa na doon is yung pagsama natin sa mga kaibigan natin na walang may tutulong na maganda sa atin. Hindi ko naman sinasabi na itakwil mo na sila at kalimutan mo na sila. Although pwede rin naman. Pero hindi ko sinasabi na ganun, especially kung hindi ko alam kung ano relationship status niyo yung mga kaibigan niyo, 'di ba? Kung high school friends pa kayo, 'di ba? Elementary pa magkakasama. Pero kung walang kwenta yung palagi nilang ginagawa at saka bad influence sila sa inyo, iwasan mo muna. Iwasan mo muna. Hindi naman sinasabi na iwan mo at kalimutan mo na sila. But explain sa kanila. Ano mo bro, may gagawin lang ako, may mga asikasuhin lang ako, hindi muna ako makakasama sa mga jamming natin, pero babawi ako. Kahit pag ako bumawi, lilibre ko pa kayo, 'di ba? Kung mga parang ganun, iwasan muna sila muna. Okay, actually, yung mga kaibigan ko, nakakasama ko pa rin naman every now and then, yung mga kaibigan ko from college. Hindi sila part ng team ko, hindi ko sila naging downlines. Okay, nakakasama ko pa rin sila, nakakakwentuhan ko pa rin sila, nakakainuman ko pa rin sila. Pero, ngayong ganito na ako. Okay, kung ngayon andito na ako sa stage na to, actually, meron nga kaming mag-iinuman sana kami nung dati kong upline na tropa ko. Naging upline ko siya dati sa first company namin na tropa ko. Na wala na siya, nag-quit na siya, nag-empleyado na lang siya. Hindi kami matuloy-tuloy. May schedule kami, hindi kami matuloy-tuloy. Kasi ang dami ko rin talagang ginagawa every single day. Kaya, alam mo yun, pwede na. Sa stage ko ngayon, pwede ko na silang balikan. Kasi, eto na ako eh. Kumbaga, pero sa'yo, habang nagsisimula ka, huwag muna, iwasan mo muna sila. Especially kung bad influence talaga sila sa'yo. Wala talaga sila na idudulot na maganda. Huwag mo na munang samahan. Kasi malaking bagay yun eh. Actually, meron akong ginawang live training about dito sa power ng peer pressure. Hindi ko na explain dito ng mahaba kasi yung explanation about doon. May science yan eh. Kung bakit ang peer pressure sobrang lakas. To cut the story short, yung explanation, papaikliin ko na lang, na kapag yung mga tao kasamahan natin, yung palagi natin nakakasama, kaya nilang baguhin yung paniniwala natin. Kahit hindi totoo. May ginawa kasi experiment about dyan. So, siguro hanapin mo na sa Facebook page ko, ano bang title ng video na yun? Sorry, nakalimutan ko kung ano yung title ng video na yun. Pero siguro pag naalala ko, lalagay ko dito sa description. Pero nandun lang siya sa mga Facebook live ko. O sa Facebook ko, hanapin mo yung mga live ko doon, yung mga 1 hour mahigit na videos. Naroon ako diniscuss about doon, na yung power ng peer pressure. Sobrang powerful nun, kaya wag mo siyang, kumbaga parang, wag mo siyang babaliwalain. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi bro, hindi ako may influence yan ng mga yun. Payaman ako bro, power ako eh. Masyado, nagtitraining ako palagi. Hindi ako may influence yan ng mga yun. The next day. Siguro nga, hindi talaga para sa akin tong business na to. Tama, siguro yung tropa ko. Yung mga nasa taas lang yung pinapayaman namin dito. Maling decision. Google! Katangahan yun, okay? Kalokohan yun kung sasabihin mo na gano'n. Walang immune, even ako. Okay, walang immune pagdating sa peer pressure. Naalala ko, yung dalawa kong tropa na hinire ko. Actually, hinire ko sila para mag-edit ng mga videos ko, sumagot ng mga inquiries ko. Ang ginagawa nila tuwing gabi, nagdodota sila. Ako, kumbaga parang ako, tinigil ko yun kasi na-addict talaga ako. Okay, na-addict talaga ako. Recent, last year lang to ha. Na-addict ako pag naglalaro. Dinilit ko nga sa laptop ko yun eh. Tapos nagkakaroon pa ng instances na nag-aaway kami ng girlfriend ko dahil nota ako magdamag, di ba? Hindi magdamag. Inabot ako ng madaling araw. So, ako naman, di ba, dinilit ko. Sabi ko, hindi. Ako yung masusunod, di ba? I am the captain of my ship. Di ba? I am the master of my fate. Ako yung may control. Di ba? Didilit ko to. Diba? So, hindi ko to kaka-addictan.
Kasi nagiging negative na yung result eh. So ngayon, dumating itong dalawang tropa, tuwing gabi nagdodota sila, and guess what? Anong ginawa ko? Hindi ko sila tinanggihan. Nagdota rin ako. Dinaulog ko. At Dota 2 yun. Ang laki-laking file size nun, 2 gig yata yun. Hindi lang 2 gig. Malaki yun. Dinaulog ko talaga para makipaglaro ako sa kanila. So, alam mo yun, may influensya ang kayo. Isipin mo yun, ako na yun, ha? Last year lang to nangyari. Kaya wala talagang nagiging immune. Kasi nakikita ko sila, nakikita ko. Diba? Parang nakikita ko jamming nilang dalawa yun. Diba? Sabi ko, gusto ko rin sumali. Diba pala? Kumbaga sa utak ko, gina-justify ko na. Nag-heartbreak naman ako. Marami naman akong pain. Kumikita naman ako. Siguro okay lang na mag-dota na rin ako. Diba? Then, kalaunan, ayun. Naging pangit ulit yung naging result. Na nag-aaway na ulit kami ng girlfriend ko. Inaabot na ulit ako ng umaga. Minsan, di na ako nakakahataw. So yun, ganun siya ka-powerful. Walang immune. Kung sasabihin mo immune ka, utot mo. So yun yung limang pinakang rason kung bakit nababurnout tayo. So ano yung kailangan nating gawin? Actually, meron lang akong tatlong na may isasuggest sa inyo. Number one is kumattend ka ng mga company events. Especially mga anniversary, general assembly. So mga company events, okay? Team event nyo, di ba? Mga events na may baliwan. So yes, nanggaling sa akin yun, may baliwan. Bakit? Kasi yun yung nakakapagpagigil sa atin eh. Sabi ko nga sa previous video ko na okay lang yung baliwan, okay yung motivation, kailangan yun. Actually, hindi okay eh. Kailangan. Kailangan natin yun. Hindi lang siya magiging okay kapag puro ganun na lang, pero walang specific, effective, step-by-step ethical strategies. Seses! Doon na siya nagiging pangit. Kasi alam mo yun yung feeling na power, payaman tayo, go, payaman tayo! A few moments later. Okay, payaman tayo, payaman tayo. Anong gagawin ko? So, dun siya nagiging pangit. Okay, dun siya hindi nagiging okay. Kung pag puro baliwan, puro motivation, walang seses. Okay, walang seses. So, kailangan umattend ka sa mga company trainings every now and then. Hindi kailangan naman palagi. Every now and then, kapag nararamdaman mo na nadadown ka na, nabuburnout ka na, attend ka ng ganun. Kasi, kailangan yon para sa mga, especially sa mga bagong members, madaling ma-burnout, para makita mo yung possibilities. Ito yung, kumbaga nakikita mo yung mga success stories, ito yung pinapalampas mo tuwing nag-idle time ka or nag-fooling time ka or wala kang ginagawa. Na tuwing sa halip na nagpo-prospecting ka, nanonood ka ng mga walang kakwenta-kwentang video sa YouTube, sa Facebook, yan yung nawawala sa'yo, yan yung lumalayo sa'yo. Yung mga success stories na katulad nung sa kanila. Kumbaga, doon ka mababaliw, doon ka ma-energize ulit. Actually, yun yung isa sa pinakamatinding energizer eh. Kasi even ako naman, pag ako umaattend sa mga ganon, even simple training lang from our successful uplines, yung mga mentors ko, even simpleng session lang namin, kumbaga parang ang tawag namin dito is babaran, yung mga old school networker dyan, alam nyo yun. Diba? Yung babad, kumbaga parang nagkukwentuhan lang kami, session, bonding session lang namin ng mga uplines ko, ang dami ko nakukuha sa kanila, na-energize na ako dun eh. Diba? Especially pag yung mga lalaking events, nakikita ko yung mga success stories, yung mga nauna sa amin, diba? Kahit ako na-energize pa rin ako eh. So, kailangan nyo yun. Hindi na siya magiging okay pag paulit-ulit tapos walang seses. And speaking of seses, yun yung number two. Kailangan meron kang seses. Seses! Kasi nga, kagaya na sinabi ko, kahit anong hataw mo, diba, kung mali naman yung ginagawa mo, mababurnout at mababurnout ka. So, kailangan mo ng seses. And number three, find an effective mentor. Very crucial. Yung mentor na magiging accountable ka sa kanya. Okay, so anong ibig kong sabihin nun? Siya yung tagasita sa'yo. Siya yung tagapuna sa'yo. Oh, bro, tagatapik. Kumbaga, bro, ano nang ginagawa mo? No, sis, ano nang ginagawa mo? Anong activity mo ngayong araw na to? Ilan yung nakausap mo? Diba, medyo ano yan? Yung iba, pwedeng isipin na parang nakaka-pressure naman. Pero, hindi eh. Para sa akin, kailangan natin yun eh. Kumbaga, kailangan natin may tagatapik sa atin. Oh, nakakampante ka na naman. Di ba, wala ka na namang ginagawa. O, porket kumita ka lang ng ganyan. Bumabanjing-banjing ka na. Salita yun ng lola ko. Rumi-relax-relax ka na dyan. Luma-lifestyle ka na. Pucha, kumita ka lang ng 5,000 in one week. Di ba? Ang feeling mo, yaman mo na. So, kailangan natin ng may tagasita sa atin. Kumbaga, tagatapik. Hindi naman kailangan na sobrang harsh. Di ba? Depende naman yun sa mentor mo. Pag-usapan nyo yun. So, hanap ka sa mga uplines mo.
Diba? Hindi naman kailangan yung direct upline mo lang. Meron pa sa taas, maghanap ka dyan. Hanap ka ng idol mo, crossline mo, hingi ka ng tulong sa kanya, hingi ka ng tulong sa kanila, yung mga successful uplines nyo. Yung marami naman yan, hindi lang naman yung nagpasali sa'yo yung upline mo, madami pa yan eh. So hingi ka ng tulong sa kanila para maging accountable ka sa kanila. May taga-topic sa'yo every now and then, and meron din taga-advise sa'yo, di ba? Pwede magturo sa'yo ng seses, pwede mag-motivate sa'yo every time na na-down ka. Very crucial na meron kang effective team and mentor. So, yun lang yung may tuturo sa inyo pagdating dito sa burnout. So, I hope marami kayo natutunan. And kung marami kayo natutunan dito, make sure, click nyo yung like and comment kayo dyan sa ibaba kung meron kayong mga tanong, suggestion, meron kayong mga violent reaction, kung meron kayong opinions, lagay nyo dyan, sinasagutan ko lahat ng mga comments dyan. And kung hindi nyo pa nababasa yung Paweran ebook ko, actually, yun yung isa sa mga makakatulong sa inyo pagdating dyan sa burnout na yan. Okay, especially dun sa issue na puro Paweran, walang seses, di ba? So, i-download nyo yung Paweran ebook ko for free. Makikita nyo yung link sa description sa ilalim ng video na ito para ma-download mo siya, mabasa mo, marami kang matututunan doon, marami kang madidiscover doon, matatanggal yung piring mo sa mata, yun nga yung madalas na sinasabi sa akin ng mga nakakabasa ng ebook na yon. Make sure na i-download mo na kagad yun para makatulong rin sa'yo kung palagi ka na lang nababurnout. Kung baga paulit-ulit na lang yung nangyayari sa yung burnout, kailangan mabasa mo na yun. So once again, this is Carl Serrano, live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung See First. And kung sakali man sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!